mapagpalang araw sa inyo lahat, mga minamahal kong katanglaw. Kayo mapatuloy na sumusubaybay at tumatangkilik sa palatuntunang ito, ang salitang law, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Tayo ngayon po ay nasa araw ng Miyerkules sa ika-anim na linggo sa panahon ng pagkabuhay, at ang ating pong mabuting balita ay mula po kay San Juan, Kabanata 16, mga talata 12 hanggang 25. Sa ating mabuting balita ngayon, patuloy nating naririnig ang mga habili ni Jesus sa kanyang mga lagad, lalagkit nga sa kanilang pagiging saksi ng katotohanan. At binigyan naman niya sila na katiyakang magagampanan nila ito sa tulong na rin ng Banal na Espiritu. Pagdating ng Espiritu, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. At ang katotohanan ito ang kanilang ipahahayag at kanilang bibigyang patotoo sa sanlibutan. Dahil baliwala nga naman ang kanilang pagiging saksi kung hindi rin nila alam ang katotohanan. Hindi nga ba sa loob ng isang paglilitis, ang isang saksi ay dapat magsabi ng katotohanan, ng buong katotohanan at ng pawang katotohanan lamang? Ngunit, ano nga ba ang katotohanan na dapat natin pinanghahawakan, na dapat natin pinaniniligan bilang mga Kristiyano? Ang katotohanan ay iyong nakaayon o naayon sa isip, sa kalooban, at sa pagka-Diyos ng Diyos. Ano mang taliwas dito ay pawang kasinungalingan na. Kaya nga, hindi tayo nagiging totoo kapag tayo ay namumuhay ng laban sa kanyang kalooban. Hindi tayo nagiging totoo kapag ang pinangahawakan nating mga prinsipyo ay hindi ayon sa mga tinuturo niya. Hindi tayo nagiging totoo kapag tayo ay lumalayo sa kanya, kapag tinatalikuran natin siya. Ibig bang sabihin nito ay hindi na pala tayo malaya dahil kailangan lagi tayong sumunod sa Diyos? Hindi po. Dahil ginagalang pa rin ng Diyos ang ating kalayaan. Ginagalang ng Diyos ang ating kakayahang magpasya. At nasa sa atin pa rin kung tayo ay maninindigan para sa Kanya, kung panghahawakan natin ang Kanyang katotohanan. Sabi nga ni Jesus, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Tingnan na lamang natin ang ating karanasan. Malaya ba ang pakiramdam kapag tayo ay nagkakasala, kapag tayo ay sumasablay? Hindi nga ba ang sabi, ang pinakamatinding piitan ay hindi yaong gawang sa bakal, kundi yaong pag-uusig ng ating budhi, ang pag-uusig ng ating konsensya. Sa kabilang banda, anong gaan, anong alwal, anong sayang dulot kapag alam mong wala kang ginagawang masama, kapag alam mong wala kang ginagawang nakasasakit sa iyong kapwa, kapag alam mo sa pang-araw-araw ng pamumuhay mo ay nagsusumikap kang magpakabuti at mapalapit at lumapit sa Diyos, hindi po ba? Tayo bilang mga Kristiyano ay dapat huwag sumuko, huwag dapat manghinawa sa pagiging saksi sa katotohanan. Lalagit nga na patuloy sa panahon natin ngayon ang pagsulong ng mga gawain at ng mga prinsipyong taliwas sa isip, sa kalooban at sa pagka-Diyos ng Diyos. Huwag nga tayong mag-alala dahil kung panig tayo sa katotohanan, hindi tayo bababayaan ng Diyos. Dahil patuloy pa rin ang pananatili, ang pananahan ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Yun nga lamang, kung tayo ay mananatili, makikinig at tatalima sa Kanyang patnubay. Tayo na nga mga minamahal kong katanglaw, sama-sama rin tayong maging saksi. Saksi ng ating Panginoon, saksi ng Kanyang katotohanan. Pagpalain nawa tayong lahat ng puong may kapal.